Okay guys, magandang gabi mga kamasa, kamusta ka dyan? So, update lang tayo dun sa price today ng ating token or XUM. Inaabangan kung talagang tataas ba siya or tuluyan ng bababa. So, ngayon ay October 7, 7:38 PM ng gabi. So, unahin muna natin yan dito sa tatlong exchanger. Dito tayo sa xumexchange.com. So, ang price niya ngayon as of now is 0.0093. So, multiply by 50. So, wala pa po siyang 10 cents. So, round off na lang po natin sa 10 cents yung value niya. So, kailan mo ito tataas? So, nasa 15 minutes po kasi tayo na time frame. So, yung dalawang line na to hindi pa siya nagko-cross. Pero, once na mag-cross itong gold at saka itong green, dalawang line na yan, pag nag-cross yan at umibabaw na si green, so mag-a-uptrend na po siya. Pero tingnan natin yung takbo ng day 1 kung ano yung kaganapan. So based dito, malapit na siyang mag-cross, so hintayin po nating ano, mag-cross yung dalawang line na yan at yan po ay possible na tataas na. So, yung mga nakabuy dito sa mababang price nyo, is pwede kayong mag-set dito ng price sa 0.001. Yan. Set kayo ng sell limit ng 0.001. Either kinabukasan or tataas, mag-uptrend siya kinabukasan or aabot siya ng 50%. Siguro, I think, 0.001, 20, mga ganun. Bukas kung hindi siya bababa today. Pero tingnan natin sa H1. So, based on H1 kasi, ito is maaaring bumaba pa ngayong mga oras na to. Hintayin natin yung 1 hour na kung bababa yan. Pwede pa siyang bumaba bago magbago yung trend. So, yun lang. So, dito naman tayo sa dip. So, bakit nga ba bumaba si ano? Si XUM dito sa exchanger na to. So dito kasi sa dip, itong charts na to, dito natin makikita yung supply and demand. So mas marami yung selling transaction kumpara mo sa man sa buying. So itong green na to is yung buying, yung red is yung selling. So titingnan niyo ilang porsyento ikumpara niyo dito sa buying. So the more na marami ang nagbebenta, may tendency po talaga na pababa ng pababa ang presyo. Oh. Kakaunti o ilang porsyento lang ang bumibili sa mga ngayong araw na yan. So, that's for one day po yan. So, bukas, mag-iiba na naman ng ano yan, ng chart. So, malaman natin kung may aangat ba dito or ito'y bababa para malaman natin kung mas marami yung bumili or nagbenta. Okay? So, makikita naman natin dito sa kabila, sa kanang bahagi, yung mga buying, ang lalaki ng position, no? Ilang XUM yan, no? Oh, may 1 million na XUM. Oh, okay. So, dito naman po tayo sa Hotbit. Silipin natin si Hotbit kung yung price niya kay Hotbit. So okay, Hotbit price today. Okay, so ang value niya is umabot ng 0.0091. So mas mababa kumpara dun sa exchanger, dun sa sariling exchanger. Ang kagandahan lang dito sa Hotbit, yung chart at saka yung candlestick, mababasa mo ng maayos. So maganda yung takbo ng candlestick dito. So 'yun. Kasi sa indicator nila, ayan, nag-cross yung downtrend dito, simula pa lang dito, bigay na siya ng price signal na mag-sell siya kasi nag-cross na uli siya. So, bumaba na yung violet dun sa gray. So, kaya nag-downtrend siya. Pero,
kung titingnan naman natin yung day 1 niya, kung ano yung magiging resulta is downtrend pa rin. So H1 tayo. Yung time frame po natin, i-check natin. Cross. So dito, so mag-uptrend to, maaari itong mag-uptrend. Bukas, titingnan po natin yung galaw niyan, market, sisilipin niyo lang po. Magte-technical analysis din kayo para alam nyo kung bababa siya or tataas na. So, silipin natin yung supply. Ayun. So, dito sa dip niya, so, halos parehas lang po dito sa exchanger natin. So, mas marami yung nagbebenta dito sa exchanger na to at mas kukunti naman, halos walang bumibili. Kaya, bumababa ang value ng XUM. So, ang isang token kasi, nakabase yan sa buying transaction, ang pagtaas ng isang crypto. Kaya tumataas ang isang crypto dahil sa mga buying transaction. Kung mas marami ang bumibili, may posibilidad na umangat ang presyo. Pero kung mas marami ang nagbebenta, ay talaga pong hindi aangat ang value. Maaring pababa ng pababa pa ang value niyan. Kasi, yung mga tao na gustong magbenta sa ganong halaga, yun po yung nagpapababa ng presyo. So, hindi naman po natin masisisi na hindi tayo pwedeng magbenta. Kasi yung iba, kailangan talaga, kung makakash out talaga yan dyan sa exchanger na yan, okay lang. So, hindi po natin masisisi. Kahit ako nga po eh, kung may XUM lang, na marami, ibibenta ko kung anong halaga niyan. So, yung hinihintay ko, wala pa. Hanggang ngayon. So, yun lang. I hope na magawa nila yung mga request na may bigay nila yung XUM doon sa mga nag-request na. So, yun lang ang ano masasabi ko dito. So, kayo na rin po ang sumilip sa mga exchanger nyo. Pag-aralan nyo po yung mga pag-technical analysis, pag-trade dito. Pwede po kayo mag-trade anytime, anywhere. Basta may internet kayo. At lagay nyo lang po ng tama yung price na gusto nyo kung magsisell kayo. Pwede kayo mag-sell limit. Okay? Sell limit nyo lang po para mas maganda. Okay? Yan. Balik tayo sa candlestick. Yun. So, yan o. Then, dito naman tayo sa last na exchanger. Yung Hotbit. Okay? Bakit nakano siya? Kung makikita nyo dito sa ano, sa okay, 15 minutes tayo, yan. So, yun, medyo mahirap basahin yung ano, candlestick niya. Day 1, it's 1, medyo mahirap dito sa Bindax eh. Kaya, ang bawat exchanger po, magkakaiba po ng hitsura ng charts yan. Either na pareha silang exchanger, pero magkakaiba po yung takbo kasi depende po yan sa transaction. So, yan o. So, pero ang kagandahan dito is mas mataas yung price kumpara ilang points din ang ano, ang pagitan. So, 0.0099 mas mataas dito kay Bendax yung price niya. So, ibig sabihin, check po natin dito sa oh, yun o. Makita nyo. Yung green is mas marami talaga yung transaction na buying kumpara dun sa selling. Okay, kaya na dito mas sa Bendax mas mabilis maganda mag-sell kasi medyo mataas yung value. Pero hindi po tayo pwedeng maging ano diyan. Sa price na 'yan kasi hindi po nga po natin masabi kung tataas pa talaga 'yan o hindi. So hintayin talaga natin yung panahon kung kailan 'yan tataas. Ang tanong lang kasi dito is paano matutulungan na tumaas. So kung sinasabi lang nila is tayo bibili para tulungan tumaas. Eh, ang tanong po kasi dito, anong project ng XUM? Ano ang nasa likod ng XUM na to? Para ang tao mainganyo o mga investor na bumili ng XUM na to at i-hold nila sa mahabang panahon. In the future, ano nga ba talaga? So, wala naman na ipapakita pa. Dapat ilabas na nila sa tao, sa masa. Ipakita nila, ipakilala nila kung ano yung unique project nila sa likod ng token na to, ng XUM na to, para mas tangkilikin pa ng masa o ng ibang investor na gustong mag-invest dito sa XUM. At
the same time, makapaghikayat pa tayo ng ibang holder na bumili sila ng XUM. Kasi kung mas marami po yung buyer at malalaki yung investor, mas the more na, mas malaki ang pagkakataon na tumaas ang value ng XUM. At napakaganda mag-exchange sa ganong halaga. Pag umabot siya ng 5 pesos, yun yung pangako na ng XUM na abot sa ganong price, is malaking biyaya na po yun kung talagang mangyayari. Eh, pagdasalan po natin, ha? Pero ako po ay nakikiusap, sana nagdadasal din ako na lumabas yung creator ng XUM at magsalita, ipakita niya yung totoong proyekto ng XUM, kung ano yung mga project na nasa likod ng token, wag lang yung roadmap. Okay, so ako po is sumusuporta talaga sa XUM, pero wala po ako nakikita ng proyekto na maganda o yung unique na project para tumaas ang isang token na to. Either na supporter ako ng XUM, siyempre holder din ako ng XUM, nangangarap din ako na mabiyayaan ng token na to, pinagdarasal ko rin po na magsalita yung mismong creator nito, magpakita sa tao. So para ipaliwanag nila kung bakit nangyayari to at bakit kailangan mag ano na tayo. Hindi yung puro leader lang yung kanilang sinasabihan, yung mga leader na binayaran lang nila. Leader na nagsasalita ng positive pero bayad. Kung ano yung sinabi nila, nasasabihin ng leader, ng mga ano nila, spokesperson nila, yun ang sasabihin sa masa. Pero tayo na rin po ang dapat mag-analysis ng sitwasyon. Okay? Kasi tayo po, investor. Tayo rin ang tutulong para magkaroon ng value itong XUM na ito. Pero dapat, yung mismong creator ay magpakita ng kahalagahan sa XUM na ito. Hindi puro pang hype lang. Tayo naman ay handang makinig at umunawa sa sitwasyon. Pero ipakita nila kung talagang may magiging resulta ito. Ano-ano yung mga proyekto nila na nasa likod ng XUM ito para magkaroon ng linaw. Or, kumbaga, yung mga tao ay hindi naaasa or na matagal na panahon maghihintay. Alam ko may projekto na maganda si XUM. Pero, ano nga ba? Wala tayong alam. Basta, sinasabi lang nila na buy and hold. So, hindi po kasi ganun eh. Kasi ang crypto po kasi may project yan. May magandang project na unique na project yan na wala sa ibang crypto. Hindi mo makikita sa ibang crypto. So, dapat ilabas nila sa market. Ilabas nila sa masa. Ipakilala nila kung ano yung mga proyekto ng XUM. Ha? Hindi yung white paper lang, roadmap ang pinakikita. Ang kagandahan dito is yung totoo. So, magsalita mismo yung CEO. Okay? Siya mismo ang magsalita sa masa kung ano yung project ng XUM na nasa likod nito. Kasi dahil sa nangyayari, pababa ng pababa ang value, maraming nagbebenta ng XUM sa mababang halaga. So, yun lang po ang aking hinihiling at I hope may mga suggestion din po kayo dito sa ating XUM. Kung meron po kayong mga opinion, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba, sa comment box natin. No? Para masabi nyo po kung ano yung mga gusto nyong ipaalam about dito sa XUM at atin pong aralin yan at bibigyan natin ng time para ma-explain sa inyo or magawan po natin ng pagkakataong gawa ng video o tutorial kung anong gusto nyo para sa XUM. Tutor po tayo kung paano mag-trade. So, ayop, inaano ko pa rin po yung presensya na supportahan po rin natin si XUM. So, maghintay lang po tayo dyan na tumaas at the same time, mag-trade po tayo. Buy and trade. Buy and sell po tayo sa XUM natin para matulungan natin mag pataas or para
tumaas ang value ni XUN, the more na mas maraming bumibili. Okay po, mga kamasa, I hope na unawaan nyo kung ano yung gusto kong iparating. So, basta sinasabi ko, hindi supporter pa rin po ako ni XUN, hindi po ako negative kayo. Ang spray, ang hinihiling ko rin sa mga tao na nagtatanong sa akin ano mga bang magiging lagay kung may pag-asa pa tayo kay Masa Mark at mistake kay XUM. So kakalimutan natin si MBC, magpo-focus tayo kay XUM. Anong proyekto? So hinihiling ko ng iba is nananawagan din sila na lumabas naman yung creator, ipaliwanag nila kung ano yung dapat marinig ng tao mula sa kanila, hindi mula sa mga leader na nagsasabi na ganito, ganyan ang sistema. Hindi po kasi pinaniniwalaan na ng leader. Hindi na pinaniniwalaan ng mga tao ang ganyan ka ng yung leader. Dahil kami sa yung mga leader, yung mga nauna, is wala rin kami maipaliwanag kung ano ba talaga yung one proyekto ng XUM ito. Okay? Either na may experience po talaga ako sa crypto, pero kakaiba to sa XUM, hindi ko may paliwanag ng todo. Ay, buy and sell, hold lang po, yun lang talagang sinasabi nila. Pero sa likod niyan, ano nga ba? Na sana naman is makinig si creator ng XUM. Lumabas naman po sana at magpaliwanag sa masa. Yun lang po ang kahilingan ng iba. Okay? Wag naman po kayo po, wag lang sila sa puro leader lang na bayaran ang kanilang pinapaliwanagan. Leader lang ng nakilala nila yung kanilang kinakausap. Bagay ako, hindi ako leader, investor din lang ako. Pero naniniwala ako na may future si XUM. Eh, pero gusto ko pa rin malaman kung ano talaga yung project na sa likod nito. Yun lang mga kamasa. So please comment below any suggestion or opinion nyo kung ano ba yung gusto nyo at ayaw dito sa XUM. Malaya po tayo dito. Karapatan natin magsalita. So million po ang investor na pumasok din sa grupo namin. Pero hanggang ngayon is wala pa rin XUM at talagang sabi ko na naitakbo na yung pera at nila ginawa ng XUM, hindi pa maibigay si XUM. So naghihintay pa rin po ako at nagpa-follow up. So I hope na may nakuha kayong kunting ano sa akin suggestion. So please comment this video, be positive lang po tayo at pagdasal natin na lahat ng ating paghihintay at tipuin ang puso ng creator ng XUM na to na ibigay ng tama yung nararapat sa mga kapwa investor. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat and happy earning everyone. Kamasa.